buhay na sa inyong mga kanya-kanyang tahanan, pwede po ba kayong sumabay sa amin as we worship the Lord? Pwede po kayong tumayo, pwede po kayong sumabay sa pagganda. Today po as I worship the Lord, as we start worshiping the Lord, I just want to share with you a verse in Romans chapter 5, verses 3 to 4 says here, there's more to come. We continue to shout our praise even where him and with troubles, because we know how troubles can develop passionate patience in us, in how that patience in turn forges the tempered steel of virtue, keeping us alert for whatever God will do the next. And today po, we are encouraging everyone that let us worship the Lord, let us continue to seek His presence even if we are in the midst of this crisis. Samahin po kami na magpuri at isigaw ang pangalan ng Panginoon.
honor your name, God. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun po, are you ready to hear the word of God today po? Ako meron po kayong Bible and notebook. We encourage you po na mag-take down notes kahit nandiyan lang po tayo sa ating mga bahay. Stay tuned po sa word that you can preach for today. Thank you po. Magandang araw po. Isang mapagpalang linggo na naman po sa ating lahat at ngayon po ay April na. Ano po, no? Halos isang buwan na po tayong hindi nagkikita. Pero alam ko po na in times like this ay meron pong ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya. And ngayon pong araw na ito, this is first Sunday of the month and tuwing first Sunday po, of course, we partake the Holy Communion. Kaya po kung meron kayo sa inyong mga tahanan, ano po, right after the service, we partake it. Ano po, the father or the mother or the leader of the family will lead it, ano po, para sa ating Holy Communion. So, right after po ng preaching, and pwede nyo pong gawin ito sa inyong mga kanya-kanya po, ating pong mga kanya-kanyang tahanan. So, kumusta na po kayo? At alam ko po na tayo ay excited na tayo po ay makapakinig ng salita ng Panginoong Diyos. And every Sunday, alam ko po na hindi normal sa atin nang wala sa simbahan na naglilingkod sa Diyos at nagpupuri sa Kanya. Mataniniwala po ako dahil sama-sama tayong nananalangin, sama-sama po tayong nananampalataya na ang crisis na ito ay malalagpasan po natin sa lalong madaling panahon. Kaya salamat po sa inyong mga buhay and God is doing something great to our nation right now. Revival is here, healing is here because there are a lot of people, a lot of Christians who pray and build their altar in their homes. Kasama po tayo doon. Kaya purihin ang Panginoong Diyos. And today, before we study the Word of God, tayo po muna ay manalangin, lumapit sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po dahil Ikaw ang Diyos na buhay, na patuloy, na nagpapala, nagpuprotect sa amin sa lahat ng aming mga ginagawa. Panginoon, ngayong araw na ito, hayaan mo lang ang aming puso ay maging bukas sa iyong salita. At gamitin mo ang iyong salita para baguhin kami, ayusin kami, itama, Panginoon, ang aming mga buhay, O Lord God. Dahil Ikaw lamang, Panginoon, ang iyong salita lamang ang pwedeng bumago sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat sa pagkakataon na ito na muli ay mapag-aralan namin ang iyong salita, Panginoon, at purihin at sambahin ka kahit sa aming mga tahanan sa pamamagitan ng online worship na ito. We thank you, Lord, that your name be glorified and lifted up in everything we do and everything I say to your people, God. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. Kung kayo ay nanonood sa inyong mga cellphone, can you type amen naman dyan? Ano po? Para pwede po kayong mag-respond sa aking preaching. If you learn something, you can type it. Ano po? You can post it to your wall. Para po interactive pa rin tayo kahit tayo po ay nasa inyong mga tahanan. So, ngayon pong araw na ito ang title po ng ating pag-uusapan is all about the dangers of complaining. Ayan ano po no. So, in our time today, napakarami po ng complain na ating naririnig. Ano po? Complain sa gobyerno, complain sa presidente, complain sa mayor, kay kapitan. Ano, complain sa natanggap natin na relief goods, ano po, binibilang kulang ng isang butil ang bigas, ano po, kulang ng isang dilata, ano po, talagang binibilang natin yan, and we complain kapag may kulang, ano po, at alam niyo po ba, kahit ako po, papagbukas ko ng internet, nakikita ko napakarami, toxic, ano po, tatawagan ako ng tatay ko, bihira na po, last Tuesday, tatawag ang tatay, complain ang maririnig, kaya sabi ko, alam niyo po, itong crisis na ito, it reveals not just our unpreparedness, but also our unthankfulness. Ano po? Kaya talagang i-reveal kung sino talaga tayo in tough times. Ano po? You will learn a lot more about people in tough times. Amen? Kaya po, alam niyo po ba, ang isa sa mga pinakamatinding problema din ng bansa ngayon, bukod sa krisis, sa kalusugan, sa COVID-19 na ating kinakaharap, ano po, one of our greatest problem today is yung tinatawag po na complaining spirit.
Ano po, dyan po nahahati ang Pilipinas. Ano po, dyan nahahati ang DDS, ang Dilawan. Dahil may complaint tayo sa government. May complaint tayo sa mga tao-tao sa paligid natin. Ano po, kaya complaining is everywhere. Kaya lang po, hindi po natin alam na meron pong effect ito sa ating buhay. Ano po, not just physically, psychologically, but also spiritually. So, tignan muna po natin sa psychological and physical aspects. Ano ba ang impact ng complaining sa buhay natin? These are the impacts of complaining. Ano po, sa isang website, ano po, sa psychological website po ito, naglabas sila. Ano daw ba yung impact ng complaining sa buhay ng tao? Una, yung tinatawag po na wrong focus. Ano po, wrong focus. Kapag na po tayo pala ay nagko-complain, instead na tayo ay nakapokus sa mga mabubuting bagay, ay nakapokus tayo sa mga mali. Ano po, and it rewards your brain to negativity. At kapag ang laman po ng ating isip ay puro negative, na-attract po natin kung ano yung mga naiisip natin. Kaya sabi niya, ang unang impact nito, psychological and physical aspect, ala po yung wrong focus sa buhay natin. Pangalawa, nagagawa po pala ng complaining, pangalawa is people repellent. Ano, kung merong insect repellent, meron din pong people repellent. Ibig sabihin, tinataboy po ng complaining ang mga tao sa paligid natin. Kasi syempre, sino ba naman gusto mong makasama ang tao na laging complain. Ano po, nakaka-drain ng energy, nakakawala ng peace, nakakawala ng joy. Kapag ang kasama po natin ay mga tao na puro complain ang ating pong naririnig or nakikita. Kaya po, sabi ko, instead na magpe-Facebook, makinig na lang, mag-worship na lang, magbasa ka na lang ng Bible, mag-pray ka na lang. Ano po, kasi yung mga tao sa paligid natin ay talaga pong nasanay talaga. Ano, sa dami, sa 100 na tama, pambira makikita yung isang mali. Makikita, and you know what, it repels people. Kaya yung iba, sabi nila nag-a-unfriend na lang mga kaibigan sa Facebook or ina-unfollow kasi nakakahawa, ano po, nakakawala ng joy, ng peace yung mga complaining spirit na yun. At ano pa daw po yung impact ng complaining? Low productivity. Ano, low productivity kasi yung energy mo, mali ang pinagagamitan. Instead, you are using this energy to become productive. Alam po, nagagamit mo ang iyong energy saan? Sa pagko-complain, and it drains our spirit. Ano po, kaya it drains our body, nakakababa po ng lakas ang pagko-complain daw po pala according to their study. And pangapat, we become emotionally down. Ano po, kasi daw po, ang complaining daw po pala ay nagpo-produce siya ng stress hormones. Ano po, kapag tayo po ay laging nagko-complain, yung katawan natin nagpo-produce siya ng stress hormones na nagpapabagsak po sa ating emosyon, sa ating physical na katawan. Kaya ito pa lang po ano ang psychological at physical aspect kung saan kung ano po ang impact ng complaining sa buhay natin. And tignan po natin naman siya spiritually. Ano po, alam niyo po sa Bible, may same story na nangyayari ngayon sa ating bansa. Of course, hindi naman po sila tinamaan kagaya natin ng COVID-19 na yan. Ano po, iba po ang situation na yun. But what is the same situation? The people are also complaining. Ano po, ito po yung sitwasyon ng mga Israelites, yung nakalabas po sila ng Egypt. And kagaya na natin ng mga tao, they are looking for food. Ano po, they are looking for right situation. Ano po, kaya maganda po na mapag-aralan natin itong buhay din nila na nangyari sa kanila para po ang ating matuto po tayo at alam natin kung ano po yung gagawin natin in times like this. Gusto ko pong basahin sa Numbers chapter 11 verse 1. Ano po ang sabi niya dito? Soon the people began to complain. Ano po yung kino-complain nila about their hardship, and the Lord heard everything they said. Then the Lord's anger blazed against them and sent a fire to rage among them, and he destroyed some of the people in the outskirts of the camp. Ano po? So ito po yung situation nila, nakalabas ng Ehipto,
At ngayon nasa wilderness sila, ano po, at alam niyo po, ang mga tao yung time na to ay talaga pong grabe ang kanilang pagko-complain sa Panginoon, pagko-complain sa kanilang leader kay Moses. Ano po? And what are the dangers of complaining? Ano po ba ang danger nito? Una, complaining angers God. Pambihira. Ano po, no? Nagagalit po pala. Alam niyo po, ang Panginoon, He is slow to anger. Pero yun dito, yung binasa ko dito, yun sa Numbers chapter 11, verse 1, sabi, soon the people began to complain about their hardship, and the Lord heard everything they said, ano niyo po, right after eh. Then the Lord's anger blazed against them. Amen? Okay na magalit sa iyo ang tao. Okay na magalit ang nanay mo, ang tatay mo, ang kapatid mo, ang kaibigan mo. But how about kapag ang Diyos ang magalit? Amen? Because the Lord heard their complaint to Him, they complained to Moses, they complained about their foods, they complained about their hardship. Ano po, naririnig pala ng Panginoon ang mga complaint na to. And He is not pleased with it. Alam niyo po, tingnan po natin, pwede nating, alam niyo po, hindi maganda ang magkumpara. Pero in this situation, tingnan natin kung tayo po ay nagkulang lang ng relief goods, naghihintay lang ng mga ayuda ng gobyerno sa akin. Let's compare ourselves to those people na namatay. Let's compare ourselves to those people na mayroong sakit po ngayon, alam po, na naapektuhan ng virus. Alam po, kaya kung medyo na-delay lang, hintayin po natin, magkaroon po tayo ng patience, and let's thank the Lord that marapakaraming bagay na pwede po nating ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. Kung tayo ay nabubuhay pa, kung tayo ay humihinga pa, kung tayo po ay meron pang kinakain, kahit konti yan. Ano po, ako po kasi ay sanay ako sa toyo at mantika. Ano po, kaya hindi po ako takot na magutom. Ano po kasi, dyan tayo nang galing, and ganyan din po ako dati, lagi din ako nagko-complain, and you know what, when I read the word of God, marami po pala ako dapat na ipagpasalamat, at hindi po pala maganda ang nagko-complain, ano po, kasi nagagalit ang Panginoon patungkol dito, ano po, and you know what, kapag tayo po ay meron pong mga gobyerno na nilagay ng Panginoon sa Romans 13 verse 1, sabi po dito, we need to submit. Alam po, dito po sa mga authority na nilagay ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Yung mga authority na yan, ano po, if we cannot submit to the person, if we cannot submit or respect the person, irespeto po natin yung opisina nila, ano po, yung kanilang posisyon. If we cannot respect the position, let's respect the one who placed them in that position, and that is no other than our God. All authority is placed there by God. Kaya po, when we complain to them, ano po, when we dishonor them, when we disrespect them, ano po, we are disrespecting God. Bakit? Kasi siya po ang naglagay ng mga authority sa bansa natin. Amen po ba yun? So, you can type amen. Ano po, if that is amen to you. Amen. So, pangalawa po, ano pa ba ang nangyayari? Ano po, ang danger ng complaining kapag tayo po ay nagko-complain. Complaining, this is very difficult. Tignan niyo po ito. Listen to this. Complaining attracts more problem. In fact, it cannot help us. Ano po, complaining will not help us. Dito po sa verse 1 pa rin po, yung binasa natin kanina, yung narinig yung kanilang complain. Ano po, tuloy ko po, soon the people began to complain about their hardship, and the Lord heard it, heard everything they said. The Lord's anger blazed against them, at ano po yung kasunod, and sent fire to rage among them, and destroyed some of the people in the outskirts of the camp. Amen? Ano po yung nangyari? Ano po yung nangyari dito? Nakatulong po ba yung pag-complain nila? Hindi po nakatulong. Ano po nangyari? The Lord sent fire. Ano po, dadagdagan pa yung problema. The camp was destroyed by fire. And some people destroyed also by fire. Ano po, yung kanilang pagko-complain na dapat sana nagagamit para humanap ng solusyon, ano niyo po, nadagdagan pa po ang kanilang problema. Kasi ginalit nila ang Panginoon dahil sa kanilang mga reklamo. At ano po nangyari? Nag-send ang Panginoon ng fire at na-destroy po yung kanilang camp, pati po yung mga tao, yung ibang tao po na nandoon.
ano po, complaining attracts more problem. Bakit po kaya? Kasi napaka-powerful po ng ating dila, napaka-powerful ng mga salita na lumalabas sa ating bibig. Sabi po ng Proverbs 18:21, the tongue can bring death or life. Ano po, those who love to talk will reap the consequences. Ano po, death and life are in the power of our tongue. I mean, yung kung ano po yung lumalabas sa dila mo, kung yan ay puro reklamo, puro kahirapan, puro kakulangan, ano po, yan po ay na-attract mo sa buhay mo. Ano po, yan po yung iyong na-re-reap sa buhay mo kapag you are using your tongue to complain, ano po, to criticize, alam niyo po, delikado po yan. Your words has the power over your life. And your words has the power to manifest in your life. Amen? Kaya dapat, we need to declare good things. We need to declare the word of God, the promise of God, the good things, the good things that God has done in our life. Amen? Yun po yung ating pwedeng mga ipagpasalamat. Amen. Your harvest depends upon what is coming out from your mouth. Amen. Kung ano po yung iyong mga sinasalita, kung ano po yung inyong mga sinasabi, naku, aanihin po natin yan. Why? Because words are like seed. Kung ano po yung itinanim mo, yan ang aanihin mo. Para pong mga buto yan na tinatanim natin. Kapag nagtatanim ka ng kahirapan, kakulangan, nagtatanim ka ng mga puro kritisismo, puro mga bagay na hindi maganda, one day, you will see those things in your life. Kasi yan po ang naririnig, yan po ang na-attract mo. Complaining, ano po, is like a deadly poison. The moment we complain, ano po, para po tayong nilalason po natin ng spirit natin. And ano yun po, listen to this, complaining open our doors to enemy. Ang kaaway, hindi niya po kayang, hindi po siya all-knowing. He cannot read our minds. But the moment we open up our mouth and say bad things, dun, yung kinukomplain natin, lalo kanyang sasawsawan, lalo niyang ibibigay sa iyo yung mga bagay na yun para lalo kang mag-complain lalo. So, para ikaw ay mawala ang iyong peace, mawala ang joy, mawala ang strength mo. Kasi pag nawala ang joy, nawawala na rin po ang strength natin. Amen. That is the open door of the enemy into our life. The moment we complain, ano po, lagi po tayo, kung lagi po tayong complain, pambihira. Kapag yan na lang po lagi lumalabas sa bibig natin, tuwang-tuwa ang kaaway. Amen? That is the open door to enemy. Kaya po, mamaya, ano po pa ang dapat gawin? Mamaya po ay pag-uusapan po natin. And pangatlo, ano pa po ang ginagawa ng complaining spirit sa ating buhay? You know what? Complaining is contagious. Nakakahawa po yan. Ang complaining, mas mabilis pa po kumalat kaysa sa coronavirus. Amen? Paano ko po nalaman? Dito po sa Numbers 11 verse 4, meron pong isang foreigner na sumabay lang sa kanila. Sumabay lang sa kanila, lumabas sa Egypt, nasama sa mga Israelites. Ano po ang sabi sa Numbers 11 verse 4? Then the foreign rabble who were traveling with the Israelites began to crave the good things of Egypt. And the people of Israel also began to complain. Alam po, yung isang tao na nag-complain ngayon, it is the whole people of Israel also began to complain. Amen? Nag-complain na sila. Bakit? Buti pa doon sa Egypt. Ano? Kumakain ako ng karne. Ano? Buti pa doon sa Egypt. Alipin ako. Ano? Buti pa doon sa Egypt. Slave ako. Ano po, no? Nakakalungkot po. Ano po? Kaya po, be careful. Lalo na po, kung tayo ay leader, kung tayo po ay pastor, ano po, let us be careful. Lalo na po sa mga pinopost natin sa Facebook. O bakit po? Kasi we have influence. Amen? We have influence. Amen? Na-influence siya tayo na yung mga tao po sa paligid natin na nakakarinig yan ay meron pong effect din sa kanila yan kung ano po yung mga pinopost natin. Kaya po nakakahawa po pala ito. Ano po? Nakakahawa ang complaining spirit. At gusto ko po ulitin, yung complaining pala, it rewards our brain to negativity. Amen? Na puro negative yung na-attract niya, negative po yung naihahawa niya sa ibang tao. At kapag yan po yung laman na lagi ng isip natin, di ba po sabi sa Bible, sa Book of Proverbs, as a man thinketh in his heart, so is he.
So kung ano po pala yung mga lagi nating naiisip, one day yun na po yung nagmamanifest sa ating buhay. Amen. Kaya po, beware doon po sa mga tao na laging nagko-complain. Hindi naman po sa lalayuan natin sila, but limitahan po natin. We need to choose people na makakasama po natin palagi. Or might as well you invite them to go to church or share the word of God to them para po malaman din nila kung ano ang danger nung pagkakaroon po ng tinatawag na complaining spirit. So instead na tayo po ay mag-complain, why not use our mouth, ano po, sa magagandang bagay. Use your mouth, ano po, to worship the Lord. Use your mouth to share God's word. Use your mouth to encourage people. Use your mouth to thank the Lord. Use your mouth to declare the promise of God in our life. Pwede po nating magamit yung mga bibig natin, yung mga dila natin, ano po, sa mga magagandang bagay po. Kaya po, sana po ito ay makatulong sa atin na tayo po, instead na mag-complain, use our tongue to glorify God. Amen? So, yan po ang danger. So, ano po ba ang aking kailangan gawin instead na ako ay mag-complain? Ano po? Instead of complaining, become part of the solution. Amen? Kasi po, minsan, complaining is just criticizing without helping. Ano po? Dapat po, yes, we are... tawag po, instead of complaining, be concerned. Ano po? Be concerned. Pointing out the problem and become part of the solution. Amen tayo po ba? Are we part of the solution right now? Amen? Are we part of the solution right now? Kung hindi po tayo makalabas ng bahay, alam niyo po yung pananatili niyo sa bahay ay nakatutulong na kayo sa gobyerno. Yung pagnalalangin niyo po sa ating bansa ay nakatutulong na po tayo. If you have more than enough to donate and help others, become part of the solution. Amen? Mas maigi po na tayo po ay nagiging parte ng solusyon kaysa po nakakadagdag tayo sa problema. Kaya become part of the, instead of complaining, ano po ang kailangan natin gawin? Number one, let's become part of the solution. Ano? Maging bahagi po tayo ng solusyon sa ating bansa. Kaya po yung ginagawa po natin ngayon, ano po, na pananalangin ay isa po yan magandang bagay. We are helping, ano po, our country in the spiritual realm. Alam ko po yung iba sa atin, nasa tahanan lang tayo dahil hindi naman tayo makalabas. But we are doing our part as spiritual frontliners. Amen? Ano pa po ang kailangan natin gawin? Not just to become part of the solution. Nabanggit ko na po ito. Let's pray and thank the Lord. Amen? Doon po sa Numbers chapter 11, verse 2, alam niyo po yung inaatake na ng apoy ng Panginoon yung mga tao. Ang mga tao lumapit din kay Moses. Sabi, then the people screamed to Moses for help. And when he prayed to the Lord, the fire stop. Amen? Kaya po, ang panalangin po pala ay pwedeng magamit to stop the crisis. To stop what is happening na hindi maganda sa ating pong paligid, pwede pong magamit ang panalangin. Kaya po sabi din niya, sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, ano po ang sabi ng Bible dito? Don't worry about anything. Instead what? Ano ang gagawin ko? Instead, pray about everything. Amen. Kaysa tayo po ay nag-worry, nag-complain, nag-grumbling, ano po, nag-murmuring. Sabi niya, instead, you pray about everything. Ano po, at pinapanalangin mo sa Diyos yan. Yes, meron kang mga dapat na i-complain. Gawin mo po siya, idulog mo sa Diyos bilang panalangin. And sabi niya, tell God what you need and thank Him for all He has done. Amen. Sabi niya, mamanalangin ka at magpasalamat ka. Amen. Yung energy, ano po yung effort na ginagamit mo sa pagko-complain, gamitin mo siya para magpasalamat at para manalangin. Kasi po when we worry, we magnify the problem. But when we pray, we magnify God. Amen. When we pray, when we thank the Lord, na mamagnify po ang kalakihan ng Panginoon. Kapag tayo po ay nag-worry, nag-complain, we focus on the problem. But when we pray and worship the Lord and thank the Lord, we focus on our God. Kaya po, let's change our focus. Let's shift our focus. Kaya po, ang Bible, yan, sinasabi niya, no? Kaya kasi po, yan po ang kailangan natin, eh. Yung thankful heart. Ano po, yan po ang magpapahinto sa ating complaining spirit. We need to have the attitude of gratitude in our life. Kapag meron po tayong attitude of gratitude,
mamamagnet natin yung mga bagay na maganda na pinagpapasalamat ang Lord. Salamat dahil humihinga pa ako, Lord. Salamat kasi andyan pa ang pamilya ko, Lord. Salamat kasi wala akong sakit. Panginoon, salamat dahil kahit kukunti, meron pa kaming kinakain. Panginoon, salamat kasi malakas pa ako at hanggang ngayon, nakakarinig pa ako ng iyong salita. There are a lot of things to thank the Lord. Kaya po, mas mabuti na i-shift natin yung focus natin from complaining to thanking God. Then, sabi niya po sa verse 7, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will what? Will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. Amen. Kapag tayo po ay nagpipray at nagpapasalamat sa Panginoon, doon po tayo nakakaranas ng kapayapaan. At yung kapayapaan na yun, siya po ang nagbabantay sa isip natin, sa puso natin. Amen. Para po hindi mapollute ang ating mga isip at puso ng negativity ng mundo. Amen. Kaya sabi din po dito sa Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, sabi niya, always be joyful. And verse 17, never stop praying. And verse 18, be thankful in all circumstances. Not just in good circumstances, but in all circumstances. Ibig sabihin po, kahit na merong pangit na nangyayari, alam niyo po, karamihan ng mga epistles ni Paul, he wrote it inside the jail, the prison cell. Amen? Pwedeng sabihin mo, hindi mo kasi ako naiintindihan, ganito ang kalagayan ko, but si Paul, ganyan din po ang kalagayan niya, but ang nasabi niya na be thankful in all circumstances, for what? For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Amen? Kaya po, wag na po tayo makisama sa mundo na puno ng reklamo, na puno po ng mga bagay na lumalabas sa bibig na hindi maganda, but let's start to thank our Lord, our God, dito po sa ating mga ano man ang ating mga circumstances na ating pinagdadaanan. And ano po ba ang consequence ng complaining spirit? Dahil po ang mga taong ito ay lagi po silang nagko-complain. Ano po ang nangyari? In Numbers chapter 14, verse 26 to 30, dito po ang nakakalungkot kasi may balik po pala sa atin. Meron po palang consequence ang complaining spirit. And sabi niya po dito sa Numbers 14, verse 26 to 30. Then the Lord said to Moses and Aaron, how long must I put up with this wicked community and its complaints about me? Yes, I heard the complaints the Israelites are making against me. At ito po yung kanyang sinabi, verse 28. Now, tell them this. As surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Pambihira, naririnig pala ng Panginoon yung mga complain natin, yung mga hinaing natin, yung mga bagay na sinasabi natin na hindi maganda. At ang sabi niya, gagawin ko kung ano yung mga bagay na narinig ko na sinasabi ninyo. Ito po ang danger niyan. Ano po? Ito ang consequence niyan. I will do to you the very things I heard you say. And in verse 29, sabi niya, you will all drop dead in this wilderness. Why? Because what? You complain against me. You complain against me. Every one of you is 20 years old or older and was included in this registration will die. At alam niyo po kung sino lang po yung nakaabot ng promised land, si Joshua lang po at si Caleb. Sila po yung nagsabi na, sige, kaya natin yan. Ano po, sila po yung hindi nagko-complain but nagtitiwala at nakikita ang kalakihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya po, ano po nangyari sa mga taong to, ng mga nagko-complain, they died in the wilderness. Ano po, nakakalungkot po na yung the very thing that we are complaining, yun po ang nangyari. Yun po ang nangyari sa kanila. Kaya po, gaya po ng nabanggit ko kanina, kung ano po yung lumalabas sa bibig natin, bantayan po natin because the very thing that what we are saying, ano po, it can happen to our lives. Kaya ingatan po natin. Pangalawa, hindi lang po sila namatay sa wilderness. Ano po, sabi niya, you will not enter and occupy the land I swear to give you. The only exceptions will be Caleb and Joshua, son of Nun. Amen.
Namatay lang yung iba sa wilderness at ano po, nakakalungkot, they did not enter the promised land. Hindi po nakaabot sa promised land kasi si Joshua lang at si Caleb. Why? Because of this complaining spirit. And nadamay din po, ano po sila Joshua, bakit? At Caleb, bakit po? Kasi in Numbers 14 verse 34, sabi niya, because your men explored the land for 40 days and you must wander in the wilderness for 40 years. Ano po? A year for each day suffering the consequence of your sins. Then you will discover what it's like to have me for an enemy. Ano po nangyari dito? It prolonged their journey to promised land. Nakakalungkot po kasi yung dapat na 11 days na travel lang papunta po ng promised land, kahit po yung mga hindi naman nagreklamo, ano man si Joshua at Caleb, bago po nila naabot yung promised land, kailangan pa po nilang umabot ng 40 years na journey. 11 days journey became 40 years. Kaya po ito po pala ang effect ng complaining sa ating buhay. Kaya po, kung meron pa po tayong ganito, ako po ay nakikiusap sa bawat isa sa atin na instead na tayo po ay mag-complain, gamitin po natin ang lumalabas sa ating bibig na magpasalamat po sa ating Panginoong Diyos. Tulungan po natin ang ating bansa. I-encourage natin, ipanalangin natin, pasalamatan natin po yung mga tumutulong, yung mga gumagalaw sa ating bansa. Tulungan po natin na magkaisa ang ating bansa. Ano po, let's pray. Let's ask the Lord for it. At alam niyo po, meron pong isang lalaki, ano po, na nalulungkot po ako kasi binigyan po siya ng relief goods. Ano po, binigyan ng relief goods. Yan po, yan pong mamang yan ay binigyan po siya ng relief goods. At alam niyo po kung ano po ang kanyang ginawa. Ito po ay kanyang itinapon kasi daw po kulang. Hindi ko po alam kung ano ang kulang. Siguro kung binilang niya yung sardinas o binilang niya yung bigas, kulang ng ilang butil. Ano po, kaya tinapon niya po. Nakakalungkot po, ano? Kasi tinutulungan na sinasayang pa yung tulong na binibigay. Tinutulungan na nagreklamo pa. Hey Lord, tulungan mo po ang aming bansa, Panginoong Diyos. Tulungan mo po ang aming bansa. Sana ang mga Pilipino ay hindi lang po nakatingin lagi sa kulang. Sana ang mga Pilipino, lalaki ko na Panginoon, instead na kami magko-complain, bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat, Panginoon. Sana kung ano yung makukuha ko, sana mapalitan, ano ang maitutulong ko, Panginoon, para yung bansa naman namin, umunlad naman, Panginoon Diyos. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaisa ang bayan ito, Panginoon. Lord, walang ibang magmamahal sa Pilipinas, kundi kaming mga Pilipino, Panginoong Diyos. Okay, Lord, help our nation, God. Heal our land. Heal our land. Heal our broken land, Lord God. Na kami bilang mga Kristiyano, mga ilaw at asin, Panginoon, hindi kami magiging dahilan para mag kawatak-watak ang bansa namin, Panginoon. But Lord, gamitin mo kami to unite our nation, O Lord God. Gamitin mo kami, Panginoon, para yung bansa namin ay mabuo, Panginoong Diyos. Bunutin mo ang complaining spirit na nagdi-divide sa bansang ito, Panginoong Diyos. Bunutin mo ang corruption, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na marunong magpasalamat at marunong i-appreciate ang mga bagay na binibigay mo sa amin, Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord. Help our nation, God. Help our nation. Ikaw lamang ang pwedeng bumago ng aming bansa, Panginoong Diyos. Ikaw lamang ang pwedeng umayos ng sitwasyon na ito, Panginoon. Lord, this crisis revealed not only our unpreparedness, but also our unthankfulness to you, God. Lord, sana instead na kami ay maghahanap ng kakulangan, kami naman ang gagamitin mo para tumulong, Panginoon. Kaya today, Lord, salamat sa mga anak mo na nakikinig na itong mensaheng ito ngayon, Panginoong Diyos. Gamitin mo ang aming buhay bilang ilaw at asin ng bansa ito, Lord. We pray, Lord, that you heal our land, heal our country, God. Forgive us, God.
Bigyan mo ng strength, Panginoon, at wisdom ang gobyerno, Panginoon, how to handle this crisis, Lord. Instead, we will complain. Instead, we will criticize. We will help them. We will appreciate them, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord. Bless your people, Panginoon. Lahat ng mga nakakarinig ng salita mo ngayong araw na ito, Panginoon, pagpalain mo. Ingatan mo kami sa aming mga tahanan. At Lord, I pray for your protection and your provision to our life, O Lord God. We thank you, Panginoon, sa araw na ito. Inasamba ka namin. Pinupuri ka namin. Tinataas ka namin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa lahat, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Maraming salamat po, and patuloy po natin gawin yung ating devotion at yung ating pong mga prayer po, ano, every 8 p.m. every day po hanggang matapos po ang lockdown na ito ng ating bansa. And salamat din po doon po sa mga nagtatabi ng kanilang mga tithes and offering. Tabi nyo lang po, kailangan po ng ating simbahan ng financial blessing, ano po, para po pagbalik natin ay meron po tayo mga gagamitin pa para makaabot ng maraming kaluluwa. So, maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. God bless you all.